Okay, para sa ating topic number 3 sa ating NBA 2K Basics. NBA 2K14 pa rin tayo. Check naman natin, no, kung paano ba tayo makakapag-update, no, ng outdated roster sa 2K14. So itong 2K14 ko kasi nabanggit ko nga sa nauna kong content, no, na huli ko siyang na-update ng last year pa ng July. So napakatagal na. So ang gagawin natin ngayon, i-update natin siya since may bagong release si Mako Bex. Turo ko sa inyo kung paano ba yung tamang paglalagay ng roster files or updated roster files sa inyong app data para ma-update nyo yung roster nyo in-game. Okay, so nandito tayo sa website ni Mako Bex, and nandito lang sa unahan yung NBA 2K14 mods roster or roster/app data, and makikita nyo MX 2022 roster February 18 update. So 2 days ago lang. Gawin lang natin, pili lang kayo sa dalawa, download via Mega or via Mediafire. So click natin si Mega. Tapos may mga ads dyan, of course. Close nyo lang yan. Tapos ito rin, close nyo lang din yan yung mga unnecessary websites. Huwag nyo pipindutin yung kahit ano dyan para hindi kayo mapasok. Kagaya na ito, may lumalabas sa download. So hindi yan. Cancel nyo lang yan. Click nyo pa rin to ulit. And close lang natin tong additional website na to. So mga ads lang siya, guys. Huwag nyo pipindutin. So continue. So may ads ulit, Shopee. Continue lang ulit. Close natin itong website na to. Close ulit natin to. Tapos pindot lang ulit. And may lalabas dito na captcha. No, so ano yun lang natin yan. Isosolve lang natin yan. Okay, so yan. Your link is almost ready. So natapos na yung 10 seconds natin. Pindutin na natin si get link. No, get link. So close lang natin itong mga ads. Get link. Eh, pupunta na tayo sa Mega, no, kung saan nakalagay yung file. And makikita nyo rin ito, MX 2022 roster update, February 18. Download na natin siya. Okay, so na-download na natin, no, completed na. And dito na siya, extract na lang natin yung roster file. Extract, tapos makikita nyo rito yung mga, ano niya, no, yung mga contents niya. So, meron dito mga text file, pwede nyo basahin kung kayo ay medyo nakukulangan pa sa explanation ko. Eh, siya lang si Mako Bex din na nakakalam talaga kung paano. So, pwede nyo basahin yan. Pero ako, ito lang yung basic knowledge na ibibigay ko sa inyo. So, gagawin lang natin. Ito yung roster update. Click natin. So, pipili lang kayo sa limang folder na yan kung ano trip nyo. No? So, Stripe Socks. Ayun, may mga para sa, ano pa, kung anong gamit yung global. So, ako, since hindi na ako nagpalit ng global ever since, may gameplay style tayo. Tapos yan, kakat lang natin to or copy. So, sa case ko, cut. Tapos punta tayo sa update, ha. Type natin ang percentage update, percentage. Pupunta tayo ngayon dito, 2K Sports. Makikita nyo meron mga folder dito, no. So kasi ako meron ako 2K20, 21 at 22. 2K14 tayo. Saves. Tapos i-copy paste lang natin, yan. Replace lang 'yan, guys, replace. So ayan, nandiyan na lahat. Updated na siya. And close na lang natin to. Okay, so meron tayong mga questions na natatanggap din, no. So meron ako mga nabasa na bakit wala raw 2K14 folder sa update. So ang pwede niyo gawin diyan, possible lang na solution na nakikita ko is try niyo muna ng gumawa ng save file, no, sa loob mismo ng NBA 2K14, halimbawa association or my career. Gumawa muna kayo ng kahit anong save, no, para mag-create ng file doon sa update. So okay, so itong nasa background natin outdated roster na. So titingnan natin kung mag-a-update siya after nating ilagay sa update yung updated na roster files. Okay, dito tayo ngayon sa lobby ng 2K14, and makikita natin na ito pa rin yung gamit natin, outdated roster. So ang gagawin lang natin is escape, press natin escape, tapos sa options, load or save. Tick natin si load. Yes. And andito na to, visible na to, guys, no. So MX 2022 roster na. So check natin yung signature roster. Oh, na-load na siya, guys. Titingnan natin. So ito, no. So nag-update siya. Nag-update siya. So All-Star game kasi ngayon, no. So kaya ito yung nakikita natin. And ito, bibigyan naman natin ng solution ngayon yung white jersey ng All-Star game. So da-download lang din natin siya separately. So makikita natin dito sa website ulit ni Mako Bex, andito lang siya sa may bandang ibaba, yung 2022 NBA All-Star Weekend Pack. So da-download lang natin siya. Ito na yon, 20.14 MB lang. Download natin.
So andito na yung NBA All-Star Weekend Pack. Extract na natin siya. So ito na yung content niya. So court, jersey, and logo. Eh, makikita nyo naman, ito lang yun. Apat na file. Cut lang natin. Tapos punta tayo sa NBA 2K14 folder. Replace natin. Tapos balik tayo rito. Yung jersey naman, lagay natin. Control A, cut. Tapos paste lang natin sa NBA 2K14. Ayan o. So kaya white lang siya kasi wala pa yung file. So mabilis lang siya na i-paste. So ito naman yung logo. No, yung mga logo, mga bagong logo, updated logo sa ating All-Star Weekend. So paste lang din natin siya. So ito na, nakalagay na lahat. Ngayon, i-check natin kung mag-update siya ulit. Try ulit natin, i-refresh yung roster natin. So ito siya. Skip natin. So ito na guys, meron na tayong jersey para sa All-Star game naman, no? So updated roster plus ito tayo, yung updated natin na All-Star Weekend presentation plus jersey, eh, no? So ang kulang na lang dito guys eh, syempre kailan lang din ang bahala mag-decide kung paano kayo mag-update ng mga cyber faces, no? Balik tayo sa roster natin. So bago ko makalimutan, meron dito tune data and gameplay sliders na updated. So huwag nyo siyang kakalimutan nilagay. So kung kayo ay mahilig sa 10 minutes, pwede ditong piliin. So ito yung recommended ni Makobex para iwas tayo sa mga issues. And the Hall of Fame gameplay, ito yung tune data na ipipaste natin, no? Ipipaste natin itong tune data sa NBA 2K14 folder. So yan, replace lang natin. So yan, updated na siya. Tapos itong MX Hall of Fame sliders naman, eh sa update natin ilalagay. So type ulit natin, update 2K Sports NBA 2K14 saves, and ito, i-replace lang natin siya ng mas bago. Okay, balik tayo sa game. I-load natin yung updated na sliders, no? So yan, no? MX Hall of Fame sliders na nandito. Okay, so yan, na-load na natin yung sliders, yung roster na bago, plus ito na tayo sa All-Star Weekend. Click natin ngayon yan, and pwede nating subukan yung Team LeBron at Team Durant doon kung gagana, so space natin. Alright, so napagana natin yung ating updated roster plus court, at meron pa tayong timer, no? Meron na tayong timer sa may free throw line na maganda rin, no? So ako first time ko lang kasi nakita to. So ito siya guys. Updated All-Star NBA All-Star 2022 roster, no? So nakikita nyo naman dyan. And yung jerseys, okay na okay rin. So yung logo natin nandito rin sa scoreboard natin, no? So yan, Team LeBron, Team Durant, napaganda, no? So yan, maraming salamat kay Makobex sa no, no? So walang tigil, no? Na pagkatrabaho para ma-update lagi at mapaganda yung ating NBA 2K14. So yun guys, hanggang dito na lang ang ating topic number 3 sa ating NBA 2K Basics update roster para sa ating NBA 2K14 plus All-Star Game update din tayo, no? So abangan nyo ulit yung ating next topic, no? Cyber faces naman tayo, usapang cyber face. So abangan nyo yun guys. Kung nagustuhan nyo ating video, like nyo lang yan, comment na din kayo kung meron kayong questions, and gagawa ko ng content yan as soon as possible. Maraming salamat guys, this is Wigs ng Marilica Gaming. Maraming salamat po.